Hello guys, welcome back sa ating channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscribers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang bell icon para ma-update kayo kung may bago tayong upload. So guys, ang topic natin ngayon is about sa voyage plan or sa passage plan. At ito po ay ni-request ni Sir Kaiser Tilan. Pinoy Seaman, pwede next video paano gumawa ng voyage plan. So, shout out kay Kaiser Tilan. So guys, umpisa na natin ang ating kwentuhan about sa passage plan na ni-request ni Sir Kaiser Tilad. Ano nga ba ang passage plan? Shipping cargo from one port to another involves coordinated working of several operations of both land and ship stop. One of the most integral parts of a shipping operation is the cargo or voyage planning, which is mainly undertaken by navigational officers of a ship. A passage plan is a comprehensive vertebrate guide developed and used by a vessel's bridge team to determine the most favorable route, to identify potential problems or hazards along the route, and to adapt bridge management practices to ensure the vessel's safe passage. Passage planning includes a complete description of the ship's passage, which is prepared by an experienced deck officers of the ships. This is done to ensure that the ship sticks to the required routes for reaching the port of destination. While making a passage plan, the officers must keep in mind that the ship must reach the destination safe by abiding to both local and international rules and regulations. So, pag-usapan natin guys yung four major steps ng passage planning. A ship's passage planning involves four major steps or stages. Yung appraisal, planning, execution, and monitoring. Each stage in the passage plan has its own importance and is extremely important to carry out each one of them with utmost care and up-to-date seamanship to ensure a safe sail. In the start, a rough estimate is made of the whole sailing process. Once the rough plan is ready, it is further tweaked and modified, refined, considering various details obtained from chart, pilot book, weather routing, etc. These processes are carried out throughout the appraisal and planning stages. In the next two stages, example execution and monitoring, the plan is used as a guideline and the sailing is executed, taking into consideration various factors, both observed and predicted. Each aspect of passage planning has been explained in detail. Appraisal. Okay guys, punta tayo sa appraisal. In this stage, the master of the ship discuss with the ship navigating officers, usually the second mate, ito si second officer, si segundo, as to how he intends to sail to the destination port. In some cases, it may be required for the master to plan the passage. This is the process of gathering all information relevant to the proposed passage, including a certain risk of assessing its critical areas. This involves information extracted from publications as well as those within the chart. The appraisal will include details from chart catalog, charts, gumagamit pa tayo ng paper chart, ocean passage of the world, routing charts, admiralty sailing direction, ito yung pilot books na tinatawag, admiralty list of lights and fog signals, list of radio signals, tide tables, tidal stream,
At last, notice to manners, admiralty distance tables, ship routine, navigational warning, mariner's handbook, load line chart, draft of ship, owners, and other sources. And ang pinaka-importante, yung personal experience ng isang navigating officer o ng isang deck officer. So, kalimitan po sa mga barko ngayon is paperless na. So, gumagamit na tayo ng ECDIS at ng mga electronic publication. Wala na po tayong mga hard copy inboard katulad ng sa barko na ginagamit namin. Dalawang ECDIS at electronic nautical publication at yung digital publication. So, wala na tayong mga hard copy. Taking into consideration master's guidelines, company guidelines, ship's cargo, marine environment, and all the other factors that may affect the ship, the navigating officers draw upon a general track which the ship shall follow. For the ease of planning, this plan is first laid out on a small-scale chart, which is later transferred to a larger-scale chart, and then minor modifications are made as and when deemed necessary. So guys, hindi na namin ito ginagawa sa barko. Wala na po kami yung paper chart. Sa ECDIS na lang po, kaya mas madali ngayon. Mas madali ang buhay ng mga second mate. Second stage po tayo ng APEM. Yung una, appraisal. At ngayon po is planning. Having made a full appraisal using all information at hand pertaining to the passage, the OOW or the OOBW, officers of the watch under the authority of the master, is to prepare a detailed plan for the passage. In this stage, the intended courses of the ships are actually laid out on the charts of suitable scale and all additional information is marked. The plan is laid out from pier to pier, including the pilotage water. It is good practice to mark dangerous areas such as nearby wrecks, shallow waters, reef, small islands, emergency anchorage positions, and any other information that might aid for safe navigation. Guys, ito yung mga kailangan natin na imarka sa ating mga ECDIS or sa ating paper chart kung gumagamit pa kayo ng paper charts. So, kailangan natin ng ito, yung mga reporting position natin, reporting area, kailangan nakamark sa ECDIS or sa paper chart. Parallel indexing, no-go areas, margin of safety, charted track course, of course, nandiyan na. Alteration and wheel over points, parallel indexing, yung nauna ko sinabi, abort point and contingencies, clearing line and bearings, leading lines, tide and currents, change in engine status, yan, mahalaga yan. Minimum UKC, use of echo sounder, headmark, natural transit. Ito yung aborts, when approaching constrained waters, the vessel might be in a position beyond which there is no possible action but to proceed. For example, the vessels enter an area so narrow that there is no room to return. It is for the purpose that a position is drawn on the chart showing the last point wherein the passage can be aborted. So guys, nakakalito po ito. Magkaiba po yung abort point at yung point of no return. Contingencies. The bridge team must always be aware that the events might not go as planned and that emergency action might be required. Contingency plans account for such situation clearly shown on the chart so that the OOW or yung duty officer can take swift action in such a jam. Contingency planning will include alternative routes, safe anchorage, waiting areas, emergency berths. Ito tayo guys sa next, execution. In this stage, the navigating officers execute the plan that has been prepared. Ito na yung mga duty officer natin. After departure, the speed is adjusted based on the ETA and the next expected weather and oceanographic condition.
So, ang ETA namin i-maintain natin, minsan depende sa charterer. The speed should be adjusted just the ship. It is not either too early or late at its port of destination. The master should find out how long his intended voyage is, accounting for water and fuel available. So, si Kapitan at si Ship Engineer na ang bahala dyan sa fuel na yan at sa ating mga supply. So, doon natin ginagawa yan sa ating noon report. Also, to be taken into account are unexpected weather changes along the way. Kailangan monitor din natin ang ating weather condition. In case ECTIS is being used, appropriate limits must be set with regard to the safety settings. So, mahalaga din yun guys, yung mga safety parameters natin sa ECTIS. Monitoring is that aspect of which takes into account checking of the position of the vessel such that it remains within the safe distance from any danger areas. Parallel indexing can be used to maintain safe distance alongside any hazards to navigation. A safe and successful voyage can only be achieved by close and continuous monitoring of the ship's progress along the pre-planned tracks. Situations may arise wherein the navigating officers might feel it prudent to deviate from the plan. In such case, he shall inform the master and take any action that he may deem necessary for the safety of the ship and its crew. Siyempre, safety ng cargo at ng environment. Palaging magkakasama yan. This stage is a very important stage wherein all the deck officers contribute their part to execute the plan. This calls to professional judgment, good seamanship, and experience. So guys, dito papasok yung mga experience natin. Kaya lamang po dito ang mahaba ang experience, sea experience, pagdating sa monitoring. Okay guys, tapos na tayo doon sa short explanation ng ating APEM, appraisal, ang ating planning, at ang ating execution, and the last yung monitoring. So guys, dahil nga nasa bakasyon tayo, ipapakita ko sa inyo ang kung anong meron ako dito sa laptop ko na pwede natin gawa ng voyage plan. So guys, ang voyage plan po, passage plan is yun nga kagaya ng sinabi dun sa kanina yung mga sinabi ko, binasa ko. Nagsisimula kay Kapitan. Siyempre sa charterer sa opisina. Sila yung magbibigay ng voyage instruction. So guys, napakadali lamang po gumawa ng passage plan. Basta alam mo lang yung gagawin mo, yung mga diskarte yan. Kailangan magaling ka din sa diskarte dahil hindi lahat nadadaan yan sa talino guys. Walang taong matalino. At lahat po ng bagay sa barko ay napapag-aralan. So kung fast learner ka, alamang ka dun sa mga kasama mo. So guys, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Sensya na kayo, bigla akong nawala. Inawagan ako ni Mrs. at may pansit. Kain muna tayo mga kabaro. So guys, balik tayo sa ating passage plan. Nakalimutan ko saan ako tumigil. So guys, ang passage plan po is nagsisimula sa Kapitan. Magbibigay sila ng, ang charterer, magbibigay ng instruction, o ang opisina, magbibigay ng instruction kay Kapitan. At si Kapitan naman ang
sila ang mag-uusap or mag-meeting ng mga officers. Kung saan ang next voyage or saan ang discharging, loading port. So guys, napakalaga sa isang second officer na palagi kang monitor sa email, sa in and out na email ng barko. Babantayin mo palagi kung saan ang next voyage. Yan ang sinasabi ko guys, kung magaling ka sa, kung magaling yung diskarte mo, madali mong makukuha ang mga ginagawa ng isang second officer. At habang nasa third officer ka, dapat pinag-aaralan mo na din kung ano ang ginagawa ng isang second officer. Kung hindi naman, kung nahiya ka magpaturo, or siyempre nakakaya minsan, busy si segundo, busy siya sa mga ginagawa niya. Kailangan sa oras ng duty mo, pag-aralan mo na din dahil kita mo naman kung ano yung mga ginagawa mo. Lalo na ngayon, wala nang mahirap sa ginagawa ng isang segundo dahil lahat na po ay wala nang mga publication, wala ka nang i-correct na manual na mga publication kagaya sa amin. Paperless na po at wala nang mga publication na weekly i-correct mo. Mag-gupit-gupit ka pa, so wala na po yan. So yun nga guys, magbibigay ng instruction or may marireceive kang email kung saan ang next port. Mag-uusap kayo ni Kapitan. Tapos ang unang gagawin mo is kuhanin ang, siyempre yung next port. Kuhanin mo yung position. For example, ngayon nasa Cagayan de Oro ka. Ang next port, Rayong Thailand or Fujairah. Kukuhanin mo agad yung coordinates at lahat ng information na gagamitin mo sa voyage plan para sa next port na yon. Siyempre, yung pinakamahalaga doon is yung coordinates ng port, ng next port nyo. So guys, kapag meron ka na noon, punta ka agad sa ECDIS nyo kung para makapagplano ka na. Siyempre, meron ka ng departure port kung saan kayo naka-berth. Ang hahanapin mo na lang is yung next port or yung port of destination. So, kung kailangan ni Kapitan ng mabilisan na distansya, siyempre, hingi si Kapitan ng distance para makapagbigay agad ng ETA sa charterer at sa owner ng barko. So, ang unang hingin ni Kapitan, distance, punta ka kung meron ka nitong port-to-port. Maganda po ang application na ito. Kung wala kayo, downloadable po yan. Ang problema po dito is, yun nga, for rough calculation lang ito, not to be used for navigation. So, hindi po siya applicable na gamitin sa navigation. For example nga, ang last port natin is sa Rayong Thailand. Ito, nakabiyahe kami dito Rayong. At tapos ang next port is Fujairah. So, itatype mo dito, Rayong. Tapos dito sa next port is Fujairah. Then, click mo lang yung enter. Lalabas na yung distance. Kagaya nito. 14 days and 2 hours 46 minutes 17 April 2020 1600. So yun yung ETA. Meron naman tayo, kung gusto mong ilagay din yung departure, meron din tayong application. Hindi ko lang alam. Ito, meron pala ito. Lalagay mo yung departure date dito. Tapos yung time. At makukuha mo na yung destination, ETA sa destination. So guys, meron din tayong application sa, maraming application sa Play Store. Pwede nyo din mag-download kayo ETA calculator para madali kayong makakuha ng ETA. Kung sa manual calculation naman, madali din para lang kayong nag-calculate ng ETC ng cargo operation. So cargo operation, pareho lang po yun. Walang pinagkaiba. Siyempre, yung distance, i-divide mo kung anong speed na gagamitin. Ang speed po ay nagbabase din kay charterer or kay kapitan. Sila magbibigay ng
speed, kung ilan ang speed na gagamitin para makalculate mo yung ETA. So guys, kung marap na kailangan ng distance, ito yung ibibigay mo. Nandito na yung 4,065 yung distance. Ayun na, may ETA na kasama. Kung gusto naman ni Kapitan, is yung eksakto na distance siya. Ang hinihingi niya is dito ka napupunta sa ating ECDIS. Example lamang po ito. Hindi po ito yung ginagamit natin sa barko na ECDIS. So, sa laptop lang po ito. Pwede din po itong i-download. Hanapin nyo lang po sa internet. Downloadable po siya. Kagaya ng ibang mga application. So, guys, for example, gagawa tayo ng Ramarayong, Thailand to Fujairah. So guys, dito lang tayo sa create tayo ng new route. Dito tayo guys. Ganito rin po sa ECDIS ang paggawa ng passage plan. So ayan, Thailand subukan natin dito. Yan, siyempre, daan tayo ng Singapore, Malacca Strait. Diretso tayo dito sa daan ng Sri Lanka. Tapos, dito sa India, bakit na tayo ng dito sa Fujairah. Yan. Dito na tayo. So guys, yan. Kung makita nyo, meron na tayong sample ng ating route. So kung ang ginagamit po namin sa barko is Transas. Yan, Abi Sailor 4000. So guys, halos ganito rin ang ginagawa natin sa ating ECDIS, ang paggawa ng route. So guys, once na may nakuha mo na yung destination, madali na yan, bali-bali mo na yan, or gawa ka na ng kung saan ang saan ka dadaan. Madali na po yan. Kung may mga TSS, nakaguhit na po yan sa ating ECDIS, kagaya nito sa Singapore Strait. Dito guys, meron akong ginawa na isang video about dito sa Singapore Strait. Kung sana makikita nyo yun, hanapin nyo lang sa ating video. So ito, subukan natin insert ng waypoint. Ganito rin po sa Transas, makakapag-insert kayo ng mga waypoint. So hanapin natin ang yan, Singapore. Yan, makikita nyo guys, nandito na yung TSS sa Singapore. Yan, makikita nyo dito sa my Horsburg. Yan. Yan. Sana makita nyo guys. Yan. Horsburg. Tingnan natin kung makapag-insert pa ng waypoint. Nalagay natin. Dito tayo guys. Sundin lang natin yung arrow kung saan tayo. Kung westbound o eastbound. So galing tayo ngayon sa Rayong, so westbound tayo, pupunta tayo ng Fujairah. Insert ng waypoint. So guys, ganun lang ang gagawin nyo, sundin nyo lang at i-zoom in ninyo yung mga information para makita nyo. Yan, insert waypoint, sundin nyo lang yan guys. Ito, yung makukuha nyo yung eksaktong distance simula sa Rayong, Thailand hanggang sa Fujairah. Insert pa tayo guys. Yan. So, ganyan lang guys, kadali ang paggawa ng pagguhit sa ECDIS. Sundin nyo lang kung may TSS.
At may mga information naman po sa ECDIS na makukuha nyo na lahat ng information. So, yan guys. Napakadali gumawa sa ECDIS. So, dalawa yung ECDIS namin. Wala na kaming paper chart. Ito na lang yung ginagawa namin. Yan, Singapore. Straight po tayo. Yan, may mga araw naman. Sundin mo lang yan. Yung mga reporting dito guys, may ginawa akong video na hanapin nyo lang po sa ating mga naka-upload na video tungkol dito sa Singapore Strait westbound. Andun na po yung mga details, yung mga reporting points. Yan, makikita nyo dun sa video na yon. Reporting points, lahat. Dahil mandatory po yan na magre-report lahat ng dadaan dito sa mga reporting points. So, kung hindi ka makatawag dito, tatawagan ka ng mga port control dito. Yan, Singapore, diretso ng Malacca. And guys, ayusin nyo lang yan. Insert waypoint. Yan. So guys, ganyan lang kadali. Guys, pag sumamba ako ng barko, ipapakita ko sa inyo yung actual na paggawa ko ng passage plan o napag-uhit natin sa ECDIS at paggawa ng papeles na ginagawa natin. So, yung actual ko yung ipapakita ko sa inyo dahil nga po nandito ako sa bakasyon, hindi ko maipakita sa inyo yung actual na ginagawa ko. Ito pong ginagamit ko ngayon is application lamang po sa aking laptop. So, yan. Sundin nyo lang yan. Kapag naayos niya, makukuha nyo na yung saktong distance simula sa Rayong hanggang sa Fujairah. Kung doon ang next port na ibinigay ng charterer o yun yung nakalagay sa email. Guys, kailangan magaling din kayo mag-monitor ng ating email. Siyempre, iintindihin nyo, huwag nyo lang basta babasahin kung ano nakalagay sa email kasi minsan may instruction na hindi direct berthing, minsan anchorage. Minsan direct berthing, kaya aabangan nyo po yun. Tapos minsan nababago yung instruction, biglang may dadating na email. Kapag arrival na kayo na stay kayo outside ng port limit o PL. So yun ang mga importante na kailangan niyo pinabantayan ng isang segundo. Yung ito pong pag-uwit, passage planning, wala pong problema kasi po meron po itong, meron tayong mga forms na ginagamit sa ating paggawa ng passage plan. At yun naman po ay para backup natin in case na merong inspection. For state, may ipapakita tayong documents, papeles, kung saan nakalagay doon ang information na ginamit natin sa ating passage plan. May ipapakita po ko sa inyo na example ng SMS hanapin natin dito sa ating laptop. So guys, kailangan din yung mga checklist ihanda natin. Departure, meron tayong departure checklist, arrival checklist, kasama po yan sa ating passage plan. Kailangan ko kumpletuhin yan simula ng pag-unmoor, lahat po kumpleto. Siyempre yung mga bellbook natin kumpleto para sa inspection, palagi tayong nakaready. Bellbook, deck logbook, lahat po ng logbook kailangan kumpleto. Huwag na huwag nyo pong ibablank o mag-iiwan kayo ng blanko sa ating mga pinipilapan na logbook. Napaka-importante yan, lalo sa ating bellbook. Huwag po kayong mag-i-erase. Kung nagkamali po kayo, yan po ang palaging itinuturo sa akin ng mga nakasama ko na kapitan. Huwag na huwag kayong mag-i-erase. Kung nagkamali kayo, guys, lagyan nyo lang ng isang straight line. Gamitan nyo ng ruler para malinis din. Tapos lagyan nyo ng signature nyo. So guys, ito yung isang example ng
passage plan natin dok sa ating papeles. Yan, nakalagay lahat dyan. For example, ship's name, voyage number, drafts, forward and up, midship, trim. Tapos, yung date, GMT, local time, sailing, yan, publication, mga ginamit natin, sailing direction, list of radio signal, light list, tide tables, yan, marine routing charts. Nandito na lahat guys, kung nakikita, sana nakikita nyo. Navigational aids, navaria, warning, chart affected. Yan, UKC policy. Ito po sa UKC policy, madali din lang po gumawa nito. Dahil meron na din tayong form. Ang kalimitan, lalagay mo na lang is yung drop. Tapos, lahat ng information, automatic po siyang nagka-calculate ng UKC. Tapos, meron naman tayong policy na dapat laging nakapost sa ating mga bridge. Yan, ating mga fuel oil, yung requirements. Yan, kailangan lagyan din natin yan. Basta lahat po ng space na dapat bilapan, kumplituhin natin yan. So, ang gagawin mo lang dito, ipiprint mo, gawa ka muna ng wrap para hindi ka mahirapan. Tapos, make sure pag-arrival na meron tayong nakaprint na at kumpleto na ng signature ni Kapitan. So, mas maganda na before na pag-departure, nakagawa ka na kumpleto na para mapapirmahan na kay Kapitan at sa lahat ng mga deck officer. So, yan. Ito yung second page. Pangalan din ng barko. Yan. Passage plan, location. Ito na guys yung mga listahan ng mga waypoints sa amin po sa Transas. Madali lang po. Copy-paste mo lang sa USB yung copy mo lang sa USB yung ginawa mo sa ECDIS. Tapos, ilagay mo lang sa computer. I-copy-paste mo na yung mga coordinates. Latitude, longitude. Yan. Course distance. Tapos, yung distance to go. Yan. Position fixing. Kumplituhin mo din yan. Yan. Yung mga interval ng pag-plot. Ating interval natin nakalagay din. Dapat nakamark sa ECDIS at nakalagay din dito sa ating passage plan. So, yan. Pangalan pa rin ng barko. Ito. Waypoint. Track to next. Distance to go. Minimum UKC. Yan. Kailangan kumpleto din dito, guys. Dito mahigpit ang ating mga betting inspector sa mga UKC. Ito po yung kalimitan nilang tinitingnan sa ating passage plan. Sa ating voyage plan. Kaya ang discarte ko dito guys nung sa kapag bago ka pa lang, ang ibibigay ko sa inyo tip is hanapin nyo yung mga, kung meron kayong hindi alam, hanapin nyo yung mga previous na files ng pinalitan nyo na segundo. So makikita nyo lahat doon, tingnan nyo kung ano yung mga ginawa niya, kung may mali, kung hindi kayo sigurado, itanong nyo kay Kapitan. At ngayon naman guys, kalimitan, may mga internet na, so mandaling maghanap po sa internet kung mayroon kayong hindi alam tungkol sa trabaho o sa mga ginagawa ng isang second mate. So, guys, kung mayroon akong application dito, downloadable din ito sa internet, makukuha nyo rin ito. Ito guys yung equivalent ng ating catalog. Kung meron po tayong mga catalog para kung dun sa mga paper chart natin, dito meron din tayong digital catalog. Ito na po yung ginagamit ngayon dahil wala na po yung malaking parang catalog na yung malapad. Nandun lahat. Ito, nandito na. Ito yung equivalent niya sa digital. So, pwede ka rin gumawa dito ng root para makita mo yung mga gagamitin mo na mga publication. Kung may mga correction ka na gagamitin, meron din dito, yan. TNP, notice to mariner, paper chart, yan. Nandito na, tide table. Yan, nandiyan na. Ito, makukuha mo din dito ang ilalagay mo sa iyong passage plan sa ating papeles o sa documents. So guys, yan, ganyan kadali ang gumawa ng passage plans. Wala na po kaming ginagamit na mga
hard copy or yung mga publication. Kaya mas madali yung ginagawa namin sa pag-update ng mga publication, simple electronic. Meron tayong ADP, yung Admiralty Digital Publication. Siyempre, makukuha mo na lahat dyan. Yung mga Total Tide, Digital List of Light, Radio Signals, madali na pong i-update dyan. I-click mo lang yung kung paano mag-update, lalabas na. Next mo lang yan. At basahin mo kung ano ang mga instruction na nakalagay hanggang sa ma-update mo na. So, tapos meron din tayong ENP, ang ating electronic nautical publication. Nandito na yung mga sailing direction natin. Nandito natin digital na rin po, electronic na rin, electronic copy. Yan, yung mga sinabi ko, list of lights, radio signal, total tide natin. Nandito na, kompleto na, almanac, nautical almanac. So, wala ka na pong i-correct or hindi ka na mag-correct manually. Hindi ka na every week magpiprint ka, hindi na po, dito na. Kunin mo lang yon. At kapag na-update mo na yung ADP, ENP, mag-print ka lang po, may lalabas na certificate. Yun na yung ipapakita mo sa mga inspector, for example, for state at sa mga betting inspector. So, yun lang guys. Ganun lang kadali. At ang ginagamit pala namin guys is yung Nubaco, yung application na ginagamit namin sa aming mga publication, Nubaco Bridge. Andiyan na din, kompleto na yun, may weather na din. Makukuha mo na yung monitor mo na, for example, yung weather conditions sa mga place o yung mga port na pupuntahan mo, nakalagay na dyan. Madali mo lang may update. Hindi mo na kailangan ng mga weather fax machine. Ito na ngayon yung ginagamit natin. Yan, may notice to mariner, paper chart, UNC chart paper, publication, digital publication, at yung Nabareya. Nandyan na din po sa Nubaco, kompleto na yan. Yung ginagawa ko dyan sa Nabareya na yan is piniprint ko, syempre. Tapos, isa-isa mo yan, titingnan, i-correct mo din manually. Yan, ang i-correct mo manually sa ECDIS kung kailangan. Yung minsan hindi nakakasama sa MSI, sa ating NABTEX. Kaya isa-isahin mo yan, titingnan mo kung na-correct ng NABTEX. Kung hindi, isasama mo yan at i-correct mo manually sa ECDIS, sa Master ECDIS natin. So, yung isang ECDIS naman, automatic na siya mag-update. So, guys, gano'n na rin yung pag-update ng ECDIS. Bigyan ko ng isang ginagawa sa amin. Hindi na po kailangan ng USB ECDIS namin dahil naka-online na yung ECDIS namin. So, guys, pag bumalik ako ng barko, ipapakita ko sa inyo yung actual na ginagawa ko dahil nga nandito ako sa bakasyon. So, yun guys, sana may natutunan kayo at maraming salamat po sa nag-request nitong video natin, si Sir T. Ladd. Maraming salamat po. So, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pindutin din ang bell icon para ma-update kayo kung may bago tayong video. Thank you guys and God bless.